to the point. Sa Kiniang Balaod with Attorney Mark Tolentino karong buntaga. Attorney Mark, good morning. May buntag kasama Ramilo katong mga supinting paminaw sa RMN DXPC Butuan. Iniinyong ubos na higala si Kuya Mark Tolentino. Kumusta, Tornay? So may balita, murang nakapapicture magang Pastor Apollo Kibuloy? Tawag, ipatawag ko siyang balay. Nag-meeting mo ito, one-on-one. So, why naman? So, so happy na gitangat ang opportunity na makikmeet ko sa iya. Limit na digin na, gamay-gay mga katao makikstress sa iya one-on-one, but gitangat ang tubilihiyo. Mga dahil kayo pasalamat ni Pastor Apollo si Kibuloy. Unsa may mga update, attorney, regarding atong oral argument sa TRO ni Makalintal, ang pag-question niya sa constitutionality sa postponement sa eleksyon? Ang ito mga postponement sa eleksyon, of course, dapat ay i-argue ba ito, but wala pa man na issue ang TRO. Kaya kung ako'y pasusiyon, basahon niyo ang atong batakang balaon. Ang kanang barangay eleksyon, subject na sa provision of law. So there should be a law na pwede i-extend or i-cancel ang election for naging another election. Unlike sa mga local government officials like mayor, governor, mga konsehal, specific gina sila nasa itong batangang balaon na every 3 years naging election. Okay. So, posibleng dili mo prosper ang petisyon ni Attorney Makalintal? Dako kay chance na di mo prosper. Kaya di mo ni first time lang. In fact, last previous years na masakti mga barangay election na wala na postpone 1 year, 2 years na postpone. So dili posible na mapos na legal na gibuhat sa Congress na gipostpone ang election. Okay. Salamat sa maong mga update. Any update, attorney, sa national? So far, good news ng tatanan dere, wala pati problema. So, in fact, kung makikita din mo sa itong mga publications sa itong Facebook page na nakikita ka itong opportunity niya po na mag-story sa itong presidente. So, ako gusto ko pasalamat sa itong presidente. Mga gaya ko pasalamat last week. Na-story na kung itong presidente. Then the next day, na-story na ito si Pastor Paul C. Kibuloy. So, mga bintar ng mga tao, nakikita ka itong opportunity na may ila, may storya. And, muna ako gaya ko pasalamat sa nahitabo, sa ito experience na nahitabo last week. Onya, katong sa anniversary sa Coast Guard, no? Nakita mo ni Pangulong Marcos. Yes, na nakita mi, di lang nakita, na-experience mi. So, muna ako gaya ko pasalamat na katong na simana, suwerte kay Kwanto, kay na-story na kong presidente. Na-story na ito ang isa ka kontrobersya, sikat kayo na pastor sa kibutan. Na-story na ito. So, dahong iyong pasalamat sa nangitabo sa akong kinabuhi last week. Okay. Salamat, Attorney Mark. Naatay bisita karong buntaga, doon na siya problema sa iyang live-in partner, no? Sige, sir, naasa karon sa itong sibyanan. Paliog i-sulti kang Attorney Mark ang imong problema. Legal. Attorney, may buntag. Oh, may buntag. Pwede si JP. Nalaki pangutanaan mo, Attorney. Nag-live-in lagi akong kwan, lagi akong ex-wife lagi sa siyang kabit na karon dito sa kwan, sa Buena Vista. Sa Buena Vista daw, nag-ipon ang uyab siyang asawa o yung asawa, Attorney, ka-live-in. Minyo mo sa babae, dili? Kasal. Kasado. So, unsa may imong pangutana? Ako kan attorney, pwede ba sila makasuhan? Yes, pwede. Basta na-prove nimo na nabisa kay kuwasa nag-ipon, basta they have sexual intercourse, ang kaso ana is adultery, then aside ana kung nag-ipon sila diha, pwede nimo pwede ka mapatawag og police, then caught in the act na siya, so pwede na dakpon bisag walay warrant of arrest because basta caught in the act sila, nag-drove sila. So, pwede sila dakpon, mapiso sila, that's a crime of adultery. Pati itong iyang kabit, mapiso itong kapiso. O, one of the first option mo, kung gusto niyo mo na mag-move on, ha, balik ka pagkabinata, balik siya pagkadalaga, you can file an element of marriage. Pwede na niyo kasuhan. Salamat kayo, Tori. Ang aking kontak ni Bagay, mag-demand mag-check ka ng support sa bata, mag-demand siya ka ng korte sa ako. Mag-demand daw ang amount of money, attorney, sa support sa bata. Kanaman tayo siya live-in. Okay. Yes, bisan pag siya live-in, nasa entitled gift ang mga bata support. Don't forget, na bisan pag-gilaan siya na pagkaasawa kay
nangabit siya. Mm. Di man buot pa sa buot ng ilan siya na pagkainahan. Mm. Lahi ang pag-asawa, lahi ang pagkainahan. Mm. Maybe gilat siya pag-asawa kaya na sila yung kabit. Pero iyong pagkainahan, permanente na. Mm. Ikaw sad na amahan, dili man maundang imong pagkamahan tungod kang imong asawa na ngabit. Mm. Bisag ka ngabit imong asawa, amahan maghihapon ka sa imong mga anak. So you have the obligation to give support sa imong mga anak. Mm. Kaya ang paghatag support sa imong mga anak, di na na imong obligasyon. Apil na yung obligasyon ang imong asawa kasi obligasyon ng matag support. So ayun, di dapat po sadig ang imong asawa sa imo lang. Hmm. Dapat ang asawa sa limo nasa yung obligasyon mo, support sa imong anak. Mag-demand man ang amount, ato na yung pilagi pangayo, sir? 2,500 pa doon. 2,500 daw niya. Pilagi mong swildo ka na buwan? Kung sa'yo karoon, kinsina mag-con, sir. Magdipindi sa among duty. Duty? Naikuan, wag na yung absent. Pila, average mo ka na buwan? 3,000 kinsinas. Oh, 3,000 kapin, so mag 6,000 yan, mag-demand daw 2,500 attorney. Nabay amount ana? Ang support pagod sa Maryam. Don't forget, a support depende na sa needs sa receiver. Uh-huh. Kung depende sa na sa resources sa giver. Mm. So di ba ka pwede mo di man pag 2,000 kung emotional to si 5,000 ra, bisbil ra. So sorry, ibuhi mo ko galingon kung ihatas mo kasawa tanan. So depende sa need sa kanang imong bata, sa bata nimo, depende sa resources nimo. Mo na sige tawag support. Mm. Kung support pag joint ang support, di ba na obligasyon na sa amahan. Obligasyon siya na sa inahan. So kung pwede kailangan sa bata, pwede, in fairness, mas may tihali, 50-50. 50% sa ilahan, 50% sa abahan. Okay. So, dili magka-demand. Okay. Salamat kayo. Okay na ka? Isa pa yung pangutanan ni mo. Kanang akong gikwan, attorney ba, o kanang sa pag, sa tulong mo gina mo, ang pagkwan sa barangay, kaya naman yung sa pag, kung sa bata, good? Custody? Nanamtana ba nga? Makuha ang tara lang kung sa... Kuwaan doon niya yung anak, attorney? Pilay-edad sa bata. Pilay-edad? 6 niya. 6 or 2 years old. Ang bata mo god basta below 7 years old as a general rule always nasa inahan ang bata. Ang custody sa bata at sinahan na bisan pa ang inahan is an adulterous wife. Adulterous wife but pasabot magabit ng asawa bisan pa nagabit siya basta ang custody sa bata sa below 7 always with the mother as a general rule except kung ang inahan ang fit irresponsible, painunda, dahil mga bisyo, pwede na, pwede ang court to decide, ana, but as a general rule, always with a man. Sa mama daw. Okay. Okay, salamat. Salamat kayo. Pakikuha na lang. Okay, salamat mo doon bisita karong buntaga, attorney nagpatambag. Sa inyo mga pangutana, text lang 0920-825-4257. Pwede po mumutawag diha. Attorney, no? I'm sure nakamonitor ka sa development sa mga balita diri sa Butuan. Naman ko'y taga-RTR, nag-apply og trabaho sa usa ka mall, nagkuha siya og mga documents sa City Hall, unya, doon na sumalapay, nagpatabang siya sa RMNDXBC Butuan para ma-aware na ang public og ma-imbestigahan ang nahitabo sa iya. Kay gisulayan daw siya pasakay sa mga tao nga nakasakyanan diya sa may tunga-tunga sa City Hall nga dalan o sa may Villa Hermosa sa Fidelina. So, ano ingon siya? Among ipangutan na, mag-cooperate ka sa PNP? Yes, magpa-investigar ko. Sige. Gi-interview na mo, attorney. Giadto na mo dito sa RTR. Gikuhaan na mo interview through video. Din among video, among gipresentar sa mismong City Director sa Butuan City Police Office nga si Colonel Villamor. Pag human na magpakita sa among video, ingon si Colonel Villamor, ato na yung paimbestigahan. So that's the time, nga among video na publish na mo, kaya napakita naman sa PNP, kaya ilan ang imbestigahan, unya ang maong alleged victim ni Adto Pagyod sa police station para mo-cooperate, mag-issue statement, nag-reenactment sila, ilang gisubay ang mga area. Karon ang conclusion sa PNP, ga-fabricate daw story ang maong biktima, ilan na hinuong gikasuhan, attorney, for publishing fake information daw? Proper ba ni? Or doon na ba gitulabagod ang maong biktima? Kaya amo siyang kainan, mag-apologize na lang ka, ma'am, para isibok ang kaso. Di magiguro siya magpa-apologize, kaya barugan giguro niya ang nahitabo niya. So, sa'yo itong gibuhat sa polis, kaya kung muna gibuhat sa polis, it will affect, muna na gitawag
domino effect ka sa mga complainant. Oh. Wala na yung muduo sa police na mga itabang. Mm. Kaya basing mapeso pa doon sila, sila mabaliktad. Mm. So di naman, kung ang dapat mo atun sa polisya na, tabangan ilang imbestigahan, pag ma-imbestiga, kung nasli proper recommendation, kung tinuod to ng complaint or dili, it should be in writing. Mm. Dili pwede na ilang balihon, except kung na-complain at nabaliho, ba na nanangilad itong reklamo, dapat ilas itong imbestigahan to, it should be, ilas itong imbestigahan itong complainan. Mm. Dili ingon na kung ang tao na reklamo sa polis, ila na yung kasuhan doon. So, otherwise, domino effect na. Ang butas mo ito na, wala na yung doon sa polis kay kung reklamo dito sa polis, basta mabaliktad ba na yung punta? Ang pamahayag ni Lieutenant Moises Makalulot kay siya daw personal gyud ni file og kaso ana to ni kay murag magsilbi bang balos daw nila sa maong babae kay nabatikos daw sila social media og na singkahan sila natasaan sila tingog silang city director para ipa-follow up ang maong kaso. Public official, public employee, mga kapulisan, they should not be audience. Normal na they are subject to public consumption, normal na they are subject to public criticism. Sa ilang mga binuhatan, isip po sa kapulis, part na siya sa atong democratic system. They should not be on your skin. Kumoda sila, kung on your skin sila, dali ay sila mahiubos, dali ay sila masakitan, may pamahawa naman sila sa trabaho. Kaya normal na sa mga kapulisan na batiko sila, daigon sila, pwede sila batikoson, may na gusto kay polis sila, pwede sila daigon. Na pwede na, daigon sila, kumayo ng ibuhat, pwede sila batikoson sila, kumpalpak ng ibuhat. So, dilibot pa sa buhat na tungod kay polis sila, exempted sila sa mga batikos. Dapat kaya sila batikoson tungod kay government employee sila. Ang problema ano yung karoon na ito, kaya na file na ang kaso sa piskalya. Ang pag-publish ba o fake news? Doon na naisilot ron, attorney? Kung fake news, na kaso na. But it should be proved. It is fake news. Ang issue ano yung mga kasamayamin, ang news, dili fake ang news. Maybe the statement, doon ay sayot ng yung buhat. Dito na, over. Doon ay source. Muna kita, fair reporting ang buhat sa RN. Fair reporting kayo na may nisulti. So, decide itong nisulti na may reklamo. Dapat ina itong tubagon ito na reklamo. Dili ingon na ila na yung balihon. Dapat ina sa itong tubagon. For example, yung reklamo na gi-kidnap itong bayhana o tawhana, gi-kidnap. Na nag-kidnap mga polis. So, dapat ang polis, ganun dito mo sa yung sabihing ito na biktima, ganun yung reklamo sa polis na kung ang polis makinang nag-kidnap siya, at gusto mo reklamo sa FBI or at least fair. Ayaw reklamo sa tigwi kung ang namaakti mo, tigwi gapon. Wa man ako sahi sa victim ang mga pulis, attorney, no? Ni Dool mangani no. Para imbestigahan. No, kung wala ako sahi ang mga pulisan, the mere fact ng tao ni reklamo siya, ha, dapat they should be accommodating. Otherwise, unsa may ilang role as a police, public, ang police mag-protector of human rights. Kasi protector of human rights, din ang sayo na ilang ibuwat na ang tao reklamo, balihon noon. Kung dili, at least kung ay na reklamo, ilan sa itong tubagon ito na reklamo, ilan sa itong isettle ito na issue ang reklamo. Pag kumalag ito, kung na-line complainant na nisulti na fake news to, another sa ito na kaso. So, self-serving kayo kung ang police mismo mo file o kaso sa ilang nireklamo sa ilang opisina, di ba? It shows na defensive sila. Defensive. That's like itaguan. So, sayok na. So, madaot ang nasamot, kadaot ang mga pulisan. Kaya yun naman, wala din buduo sa pulis, wala din masalig sa mga pulisan. Kaya mismo mga kapulisan di ay, instead na protector of human rights, violator man is human rights. So, instead na mag-protect sa mga katauhan, agil sa mga criminal man di ay. So, sayot nilang buot, tungkol nila nila. Kaya otherwise, wala din masalig sa mga pulisan kung kinat na mga pangutok sa mga pulis ang ibuot na sa Caraga region. Inaot pang nakadungog ka, Lieutenant Moises Makalulot. Kung ingon ani attorney, pwede ba i-elevate sa complainant, ipaabot niya sa Napulcom or sa Krami? Kining gihimo sa Butuan Police niya? Adto sa Napulcom, reklamo dito sa Napulcom. Okay? That is, I think sa ako nabasa, kay ibang-ibang ako nadunggan. So based na sa information na ako nabawan, na itulubagon ang pulisan, administrative liability. Uh-huh. Kasi administrative liability, number one, ang tao na reklamo. Ang dapat, ang buhato sa pulis, ilang i-entertain. Uh-huh. I-entertain nila,
ilang paminaw ng both sides, kumanas na proper reporting, proper investigation, proper reporting na sakto ito ibuat na kidnapping na tabo or wala yung kidnapping na tabo. Ito na basing misunderstanding lang. Ano lang, ganyan po, dili muna. Kasuhan. Kaso dito, kay wala na kasabot sa mga ebidensya na ikibuat. So, I think na ay naitulubagot ng mga polisan eh, na administrative liability. In fact, una ay nasa gitawag criminal liability ni kung magpatakataka o kaso niya, na gitawag abuse of authority. Kay labi na na polisiya, di ba? Butos-butos na polisiya, lamang na siya malaon kaysa katong komplainan. Attorney, katong statement ni Lieutenant Moises Makalulot ang nagpasakag kaso nga ang ilan daw pag-file is balos sa maong babaeng nagpataka, pwede ba ito magamit ang ebidensya for administrative complaint? Yes, daro kayo. Ang kapulisan di dapat mo balos. Kaya naman, di balos siya. But also, it shows the onion skin siya. It shows na di siya budawat o mga patikos. Ang iyan gusto, tagad lang sa gwina, tagad-tagad tuig. Kaya, ang polis, di ba pwede na malipay lang sila ng tagad sa gedal? Dapat, ano dami sila budawat o mga batikos? Ito yung gisulti na, gibawal siya sa gibuwat atong katawahan. But pasabot, niabusar siya siyang pagkapulis. Niabusar siya siyang iyang katungkulan. O gawa sa ana, ignorante siya sa balaod sa iyang pagbuwat ya na against pa sa Osaka biktima ato abduction. Assuming na ilan din yung gibuwat, inisip siya nila. Human another case, di siya bingo na balos. Kaya ng word na balos. Balos. It shows na naa siya ay defensive siya o iyang di-abusaya ng iyang pagkapulis. So, klaro mga kayo, loud and clear sa statement ni Lieutenant Moises Makalulot, nagkasabot daw sila sa tropa nga mo balos. Pero iya rin gibakwe po nga, adili na balos, pero nalitok na niya, attorney. So, that would serve as evidence kung ang complainant mag-elevate aning maong reklamo sa Napulcom or sa higher authority. Mas layo at sa pulkong diya sa Butuan, ay ilan ang kaso diya sa Butuan kay from the word balos. But pasabot di ay iya din gigamit niya ang pagkapulis kay bubawang siya Baslan. Sa pagkatao. So, gamit niya ang pagkapulis. Di siya ang ngayon mahimog tuloy. Unbecoming to be a police officer. So pwede mo file o reklamo sa Napulcom ang complainant? Pwede mo file sa Napulcom para at least may bisigyan sa Napulcom kung ang ngayon ba na si Manalutin na pangalan na kung ginsan na siya, na angayon bagihan po mo padayon sa iya pagka-polis. Otherwise, basi magkabiktima, gaya sa glayang mga complainant, kung na-imu at those police station, instead na mga itabang, mo, no, i-gabo. So, bad look na ang mga biktima, na mo reklamo sa kapulisan, kaya basi sila pag mabalik. So, in that case, I think sayop na siya na trend to affect the justice system of the Philippines, and ilang justice system, basi ang atong criminal data sa Caraga region mo gataas kaya kaya ano man wala mo reklamo wala na mo mahilom na lang bisag dahan din na biktima tungkol kaya hadlok sa kapulisan kaya instead na mo dipinsa sa ang mga pulis sa mga katawan mo manooy mo payulit sa human rights sa mga katawan. So ang gihimo sa Arimen is fair reporting ato ni kay gipakita man ato yun ang interview video ngadto sa city director mismo. Yes, I think the city director isip ang tao man niya nang na nagbayad ana dapat madubag sa ani o sa iyang ikastorya ani na ang iyang mga tao ignorant mas palaod dapat nila kay mga katauhan iya sa nang seminar unsay unsa gi pag police kay I think ignorant ito sa balaod to si Lieutenant Lieutenant Moises Moises Makalulot. Das ignorant pieces wala on. Ignorant. Seminar pa siya. Unsa gyud ang trabaho sa Osaka Police? Ah, okay. So hinaot pang na dungog to ni Lieutenant Makalulot, ha? Sir. Ah, katong imong statement nga balos, pwede to gamiton against nimo. Atong i-advise ang complainant mag-file og kasong administratibo sa Napulcom para di magkabonus ni si Makalulot. Sige. Salamat attorney sa maong advice. Naminaw karon ang taga-RTR mo nalipay siguro kay among gina background check kining pamilya ha? Mga buutan attorney daghang ni vouch nga dili mga butbuton, dili mga bakakon, dili mga unsay record aning maong pamilya ha? Mga maayog record daghan na kaila. Unya basically sa mga bail. Di ba gani akong gisulti sa statement dili lang sa mga involved sa mga kapulisan. It also involves all government officials and employees. Example, like, ikaw,
ordinaryo ka taga-Butuan, mo reklamo ka sa usa ka amadto ka sa city government, kaya reklamo kay musilingan ni violate sa building code. Paghuman ang gatong city engineer, example, city engineer, kasabuhat niya siya silingan, ibalik ta din ka, i-reklamo na kumbalik, i-reklamo ka. Oh. That is, that affects domino effect na siya. So, mga epekto na sa, mo nang itawag, mag-epekto na sa tao na reklamo. It discourages na reklamo na dapat kita dapat reklamo sa mga violations, mga balaon. But in this case, padlock ng reklamo. So, kasi nga statement na ito, di ilan rin sa mga pulisan, but all government officials and employees. And out pang na-lecture si Lieutenant Moises Makalulot, siyang ibuhat pagkaso sa complainant sa maong alleged niya pag-try, attempt o abduct sa maong 23 years old na taga RTR. Salamat, Attorney Mark. Pangutana, good EM, Attorney Mark. Na ako'y pangutana, if naa na ba approved plan sa DNR through deed of donation and sale, mapapahawa pa ba sa mga sumusunod ang mga nagpuyo, Attorney? Ano yung approved plan pa man, wala pa man siya title. Wala pa man siya itawag titulo o sarata ng mga dokumento na to prove na ikaw ni owner ng property. So, what to support? Iba kayo ikaw owner. Maybe you possess the property. You are still applying for the titling of the property. But in plus na wala pa na title ng property. So, yes, you have the right to possess over the property. But the issue, if ang pangutahan is issue about ownership, iba na matubag na to na ownership kay in the very first place, pending mo ang mga title over the property. So, pero kaning date of donation, Attorney? And sale? Excuse me, Ramel. Lahi ang possession sa property, lahi sa nagitawag ownership over the property. Ang possession mo, you have the right to enjoy the property, but you have no right to dispose the property. In the very first place, di ba ikaw tag-iya? Ang ownership, more na nagkatungod ng transfer sa property to another person. Okay. Attorney, na-file lang nagkaso ang iyang anak, murder. Pero ang problema, wa man daw makadawat bisag usa ka sumon ang iyang anak, unsa man kunoy angay buhaton niya, iya ba kunong adtuon sa piskal or sa korte para makakuha sa document, complaint? Kay nalibog sila, wa man sila na-abtig sumon. Simple na sa mga mail, kung wa sila na-abtig sumon, mag-file ba na sila ang motion for re-investigation on the ground na wa sila kadawat ang sumon. Kuman kung naman ganyan mga warrant niya, ipasuspend sa warrant, di sa i-arrestuhan ng akusado kay dapat ibalik mo sa piskalya for proper investigation. Kasama ang Ramel na ako pangutana, bahin sa akong probationary ko, unya wala pa ko kapasa sa mga requirements, gipangayo nila 3 months na, kay wala pa ko katrabaho, dili ba ko ipadakop kay wala ko kapasa? Di masiguro dakpon, Attorney? Ang pangutana ana sa probationary suspension, pangutana. Don't forget, under the principles sa balaod, I think this is a Supreme Court decision na niingon dito ang Supreme Court na ang kaning probationary dismissal or probationary suspension na ikatong naitabo atong head sa BGMP ba ito? Na si itong, Bantag! The preventive suspension. Ang kaning preventive suspension, delay the suspension is only part of the administrative proceeding to avoid ang usaka government official employee na to influence sa investigation. Pag human o investigate, pag assuming limpyo yan, wala sa sala, na si Shildo madawat. Ang tanong si Shildo, tibuok madawat niya na Shildo. So, di na siya suspension ng preventive suspension, kundi part na siya sa administrative investigation. On the issue sa police, sa nahimong aksyon sa police o ang rason nga nung mo-file daw siya kaso, tungod lang sa comment daw sa Facebook, grabe ka mabaw, grabe ka balat sibuyas, kahadlok na ba? Og buhato na sa ubang government agency, og dili sila masatisfy, asa naman ang serve and protect sa Philippine National Police? Dapat yun masayon ang krami aning gihimo, aning Lieutenant Moises Kalulot, Makalulot. Kaya doon na to'y police attorney Surigao Sur. Gifake yun yung abduction. Kaya gaaway din sa asawa. Onya, wa man na ginila to kasuhi nga nagpatuo magyud siyang i-abduct. So gani lagi kini mga kapulisan sa mga rebel. Dapat they should not be on your skin. So normal na
kini mga pulisan tungkol pinaka-uniform sila, anad sila na taga-tuig na sila yung medal madawat. Dapat, muna mo yung, anda mo muna yung medal sa inyong mga award na nadawat inyo sa inyong inyong pag-service sa katauhan, ang dami sa mga mudawat o mga matikos, muna'y part na siya sa pagka-police, part na siya pagka-government official, pagka-government employee, na subject ito sa public consumption, public criticism, because we are in a democratic country. Waman ta sa komunista na nasod, waman ta sa nasod na ganung na dili democratic. We are in a democratic country, we are a Republican country, and public office is a public trust. Correct. Don't forget na, bisa pila ka star ng lasing mong kabagan niya, dili ka ikaw ang amo sa katawan, empleyado ra ka sa katawan, you are public office, isa public trust, bisalig na sa imo ang imong gahong niya, but pasabot, kung na-criticist ko na gibuha sa imo, pwede gid ka, na kayo binuhatan na di maayo, pwede gid ka i-criticize sa mga katawan. Okay. Hello, good morning! Hello, good morning, sir. Yes, sir. Go ahead. Sir, naakot mo sana ang attorney Solentino. Go ahead, ma'am. Okay. Attorney, ang akong pangutan, attorney, kaya na matuang kong ate, kanang si Kendwai, kung baga na siya. Oo. Oo, marag si Pasipin sa atong laki. Ang sigit ko lang akong ate sa 25 years, almost 25 years na. Then, nahita mo na nakakuan sila ang mga yuta, nakapalit sila ang mga yuta, ang adak-udak ko kihapon, unya. Karon sila na ang nagpatay ng si Ayon Kasama yung Milford. Wala ka. Di maklaro, ma'am. Ma'am, di maklaro. Unsa imong pangutana? Ang pangutana ay, Sir Ramil, kanang, ang katungod sa akong ati nga, ikaduhan siya nga wife pa. Kadua? Ilang iuta, natay tungtan, pero wala na pangalan sa akong ati. Pero ang anak sa kapag iyang kalibin pa siya nga laki, kumbaga, ganang pagbahawa dayon si ang katong buwan katong nagpuyo sa mga yuta ang yuta o katong mga kategor nila kunya papahawa ng akong ate na ikaw na maingon na buwan katong. Okay. Ang kuwan attorney, ang second wife doon na ba'y katungod sa property sa iyang naminyuan? Depende na kasama rin. Ganyan second wife, depende na kung nagminyo sila sa second wife, while napay first wife, present pa ang first wife, buto sa buto, bigyan was marriage. Pag bigyan was marriage, void ang kasal. Pag void ang kasal, rest of conjugal property. Pag rest of conjugal property, ang second wife, walay authority over the property sa iyong husband. In the first place, di ba siya matawag na second wife kay napay existing na first marriage. Pero wala na yung first wife? Wala na yung first wife? Granting na wala ng first wife, second wife na lang. Ang naanan, pagkasal siya sa second wife, biyuda tong lalaki. Pagkasal siya sa second wife, nasa sila yung conjugal property. Pero ang conjugal property nila, kagturang na property na acquired nila at the time of the celebration of marriage. Ah, okay. So, mga properties na acquired during the first marriage, way labot ang second wife ato. Ah, okay. So ma'am, klaro ma'am ha, kung amang property na acquired nila, na acquired lang sa lalaki, wala pa sila nagminyo, wala labot ang imong igsuon. Pero na-acquire to nila, human sila nagpakasal, na ay right ang imong igsoon. Hello, good morning! Hello, good morning! Yes, sir! Good! Go ahead, sir! Kanyang, tanong ko ba? Go ahead! Kanyang, kanyang parte sa titulo dito sa yuta. Sa iyang original true copy nga ko ano kabutan ko intumbran intumbran ang intumbran at nakaprenda nakaloan ang akong nako nandito murag kaso intumbran sa attorney o sa kanya attorney galing ito na intumbran buto sa bot ang titulo dili limpyo. Ah, dili limpyo. May mga claim, may mga claim, may mga pending litigation, may pending na nag other na claim mo na gitawag encumbrance. So kung gusto niyo ipatanggal itong encumbrance, ano yung mong titulo, klaro ka sa debt, hindi mo na ako nakiutang. Loan. Na loan. Deeds.
May mortgage. Mortgage. Ang mortgage, pag nabayad na, gato na pausap, paisyon mo ang affidavit of cancellation of mortgage. Kung gato ang affidavit of cancellation of mortgage, mo ito yung isubmit sa local civil, sa registry of deeds, para matanggal na itong encumbrance. So, sir, mo ito yung angay buhato ni mo. Okay, salamat kayo no sa maong advice ni Attorney Mark Tolentino. Kasama ramen nagbuhi kog iro nga gipang pasagdan sa kalsada dayon makadisgrasya kinsa da nang nakapaa kinsa da nang tulubago nato ni asa ireklamo. Tagiya sayo ang nay tulubago kay you should be a responsible pet owner. So unang buhato na nagwa sa silingan-silingan ba atos mo sa barangay, seta sa nanis barangay, kung di ba seta na, pwede na madimanda ng damages ang katong torts and damages. Ang katong nag katong tag-iyas ero, kay liable siya, kay gano'n iyang ibuhian ang iyang ero, kasi kitawag administrative liability, civil liability sa katong damages na naitabo, nag-ibuhat sa iyang ero. Ah, okay. Hello, good morning, ma'am. Sir, wapan ako sa kumpawta na ganyan na kay ako magong isa na ko kaasi dako pa magong nga utang sa isa na ko manamali ang niya or living fund dako magong nga utang pa sa akong isa kaasi almost half million collateral ang talgo magagilo nakapangalan sa katong living fund niya ang marilumit tusukot akong ating nga isa na hindi man mabayad ng anak kay gusto doon na papahawaon dayon walay kumbaga walay ma kumbaga thank you niya. So isa'y pangutana? Kung akong pangutana, kasi pwede ba kay mobile po ang kumbaga ang katong nautangan ako na sa ate, pwede ba ma, kung sa'y among buhaton alam, mobile ba, ba may ukaso sa anak kay kaya mamasta-basta ko ang title. Isyo na sa mga pamilya. Pamilya. So di ka kasabutan na ang pamilya na ay resulted niya na iyang share, bigas na share, na utang. Ang buhato ninyo, ana, ano na family ko, you need to exert all efforts para magkasundo mo kay pamilya man mo. So how to do it? Add to sa barangay, iseta sa mas barangay na, bangon sa ninyo yung mga barbarente, istorya mo, kung maseta, liyo yung problema. Kung di maseta, the barangay, we issue certificate of file action, kung dito na nato iseta na problema sa korte, pero as much as possible, kung di pamilya man mo, adto sa ninyo iseta sa inyo sa barangay. Good EM, kasama nga Ramel, labalaka ko, bahin sa akong pinirmahan, tulo ka ID na ko, lain-lain man ako perma. Karon sa barangay ID ko maoy gigamit ko kung mangayo ko tambal sa DSWD dili naman naman ako makuha ang pinirmahan ini sa pharmacy. Ila ko gihold og dili ihatag ang tambal kay lagi lahi-lahi na akong pinirmahan. Unsan man ako nga di man nako masundog nga kay lahi man gid ang pirma? Pwede man siguro ko makuha og affidavit of support nga nagpamatuod nga tulo ka ID lahi-lahi ang pirma? Kini signature attorney? Di ba pwede usab-usabo nimo? Kini perma mo gusto maramen. Bisa may tao na lima kapok perma. Aha. Lima. Na, basta importante ang perma na ma-identify lang ni Bona. Imo tong agi o gi-approve ka ito. Muna siya kita wag signature. Unlike sa Asian, other Asian countries, China, naging imo i-registered imo tatak world trademark ni mo. Registered ni po na every document mo ito imo itatak. Bukos mo i-approve ka ito na ito. Kaya Philippines, wala na siya nabalaod. Kundi li ato yung handwriting ng atong gamiton. So, a person can have 5 signature, 3 signature, 4 signature, as long as iya itong perma. So, di ba magpasabot na ang perma sa isang tao ma-illegal na tungod kay lahi ang iyang perma sa iya ikaduha na dokumento. Di na ba o? As long as dahil sa konseta na dokumento, isugod siya na, i-identify siya na pag-perma niya na atubangan sa notary public, notary public, di-subscribe na na pag-perma ng dokumento, nakakita siya, that's already a legal document. Good EM, sir. Nangayon may advice kay attorney, pildi me sa kaso ang just fixation. Gingnan ako mama, buang og harassment ang gibuhat sa amo 87 na ako mama. Tapos karon ngita sila og paagi nga gibikil ko nila utro, amo silingan ako sila gisinggitan nga mamatay ra mo, abot ra ang karma sa inyo. Gipabarangay ko nila kay mo file daw sila laban sa ako, ilang gi-file death threat daw. Tama ba ni nga nisinggit ra ko mayrag mamatay mo, death threat ba na? Attorney, death threat ba na? Ang death threat, kung musulti, patulti ka. So, may mapatay mo, di kasi death threat. Expression! Pwede siya matawag na other light threats.
Ha? Other license, that is a simple criminal asa ka sa Marvel. Lahi man nag-itawag death threat, mga grave threats na mga grave threats. Nasa ito ay gitawag a grave threat, nasa ito ay gitawag ordinary threat, nasa ito ay gitawag other life threats. Other life threats. May gumatay mo, wala man nag-i-threat. Tunglo. Tunglo na, no? Tunglo, wala. So, dito sa threat. Ang manunglo, dili ma... Ang manong tawag na grave threat. Ang manonglo ato ni why kaso. Na say kaso gyapon but light threats siya sa summer men. Ah okay. Light threats or pwede ba gyud light threats pwede siya madimanda og slander. Anya na pwede siya matawag na grave threat kay wala siya gihina na. At yun tika ho man, mo dili kay tag patigbak ka. Pero nakoy naka nahinumdum ko tuloy dunay ruling ang Supreme Court basta kay mga expression kana mga PI, mga expression ato ato na iba. Dili daw na siya, Juan. Di na siya matawag na libelous na mga expression. For example, PI. Sa Bisaya pa, PA. Oh, PA. PY. Oh. That is the expression of siya na di siya matawag na, na libelous. Di siya matawag na threats. So, balis kasi sa kaso. Parang kasi sa itong culture as a Filipino. Kanami yan, let's say. Yawa. Ano, no? Di ba? Yung sumpayo naman ang dua. Di siya matawag. Di siya matawag na kanang pamabastos, libelous, part of his expression. Culture. Kultura. Culture. Culture sa Pilipinas. Mahimbutag kasama Ramil o Attorney Mark, kung pangutan na, kung mahuman na ang nagdakop na mo, kay gipasa naman siya sa ombudsman ang kaso kay acquitted mi sa kaso karon kung mupatuman nga ana silang mga lapses kay naa priso mi og 10 months obligado ba sila mubayad sa mua unsa man ang among ikaso sa ila meaning giombudsman sila attorney ba then murag na dismiss pwede ba na balihon nila ang kontra Nag-dismiss ang kaso, depende sa pag dismiss. Kaya kung nag-dismiss ang kaso, nag-ground, hindi tinood na, pwede sila mo file o malicious prosecution, with damages, pwede sila mo, that's a simple case, pabayadan mo ang isang katao na nalidimanda ni mo, kay, pero yung isulti, ilad to, malicious na to, pangwartahan na ka, so malicious prosecution with damages, pwede nga mapailan na. Attorney, na ay tax declaration ang building o titled ang lot. Maigo kini sa Barangay Road Concreting. Makadimanda ba may og bayad? Yes. Ingo pa malaod, aperte malaod. No public property shall be taken for public use. No private property shall be taken for public use except payment and just compensation. So, ba't pasabot? Kung gamito sa gobyerno, sa padako ng yuta, gamito ng Himog City Hall, Barangay Hall, sa panaliya, multi-purpose hall, ina ka na. So, private property ba na? So, yan ang gis siya. Muna gitawag na expropriation proceeding. So, di siya kabot na presyo, kaya ang magbos sa presyo, ang gobyerno. Oh. Parehan niya expression daw sa mga botuanon, bilat inamo. O, dili na siya libelous kay part sa expression. Part sa expression, tama. Attorney, unsa daw ning cease and desist order? Ano sa daw ni issue o pag-implementa ni kinahanglan ba court ang mo implement? Well, cease and desist. Stop. Stop order. Cease to stop. Hold order. Ayon sa no implementation sa cease and desist. Pa, hunungon, parearing mining sa Claver. Issuean sila cease and desist order. At pahunong ang mga mining activities. So, what is about sa MGB? MGB. Okay. So, pag-issue cease and desist order sa isang mining company, so, dapat this lang mo trabaho. So, ang mga sa katong mining company, maybe, mapile sa motion for consideration, pwede mo file, pwede sila mo file ang TRO dito sa kulti, para at least, ang cease and desist orders o sa government agency, hindi matili na implement. Okay. Good morning, Antone. Ang pangutan na kung mag-overtime, sir, wala di ay bayad? Ang matulog kung naa ka sa biyahe, kung overtime, bisan 3 hours lang, ingon daw ang labor, ingon daw sa among manager. So, mani balaod sa overtime, Antone? Ang overtime, musubra yung 8 hours. Overtime, nanay siya sa containment as siya. In addition, emotion. No? But tayo, may mga empleyado na, bisa pag nag-overtime, wala yung overtime pay. So, depende sa empleyado na. Ikaduha, ang time of payment, time of work,
akan mo example sa ibong balay, padung sa ibong balay padung sa opisina, what is like dito sa coverage sa time of work. Oh, tama. Kung dili same also sa balay ni sa opisina padung sa ibong balay, di na overtime. Sa time of work. Dili sa matawag na overtime. Kung dili example la kasi tagamaw ka. Ikaw opisina ka, gibadto ka sa opisina. Ato dito kuwato dokumento, lakaw-lakaw ka. That's part of time of work kasi ako so 8 hours part na siya sa coverage sa overtime pay. Attorney Mike, Mark, mangutan na lang ko angay nako buhaton sa among silingan nga grabe man katabian sa laing tao layo midre iyang gay maritesan. Kini daw mga marites attorney? Si kaso chismis ana ba? Kani mga chismoso. Depende ko unsang klase pagka chismoso. Aha. Na may chismoso na isa ka tawo yang isuyahan. Si Mr. A iyang isuyahan si Mr. B. Di na kaso. Okay? Ang kaso ana kung daghay na kadungog, iyang itis-tis ay bisang pinakatawa, alam ito, sis-tis-tis niya. So, in that case, that is slander. That is slander na siya or oral defamation. Pero kung isa po, ibaslingan, sismoso kayo, gabi ka sismoso, add to sa barangay, negotiate sa barangay na ma-file ng kaso, siya ang barangay, then i-negotiate ko nito, i-settle mo nito, para makuundang na niyang pagkatismoso sa Imusling. Ah, okay. Ang kuanday ko nung attorney, ang Court of Appeals o Sandigan Bayan, ku-equal na ko nung attorney, no? Ang level sa court? Yes. That's why ang Sandigan Bayan, Court of Appeals, ku-equal na. So, if you are a government official, nakasuhan ka and your salary grade is more than salary grade 27, what is 28 na salary grade. So, add doon na ka sa Sandigan Bayan. Pag makonvict sa Sandigan Bayan, ang imong appeal, add doon na ka sa Supreme Court. Ah, okay. Unlike sa, kung nakasuhan ka sa original parent court, pwede pa ka mo appeal sa Court of Appeals. After Court of Appeals, add doon pa ka sa Supreme Court. Madugadugay pa, pero pag Sandigan Bayan, diretso na siya sa Supreme Court. Ah, okay. Salamat Attorney Mark sa mga oras karong buntaga daghantang nahatagag mga pagtambag sa kini ang balao. Attorney Mark. Eh salamat kayo kasama namin sa mga suking seminar sa RMN DXPC Butuan. For more legal advice, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and youtube.com/MarkTolentinoLaw blog and please call me sa 0917-329-5353 or 0968-881-1912. Kini, inubos na higala si Kuya Mark Tolentino. Salamat si Attorney Mark Tolentino sa kiniang balaod. Sa atong ECS Quarta Extravaganza, atong winner, just ang unang winner ang listari. Nadali, no? Atong winner. Pangalan ni mo, sir? Paki-kwan, sir? Pangalan? Rosalito Alejandro. Unsa man imong proof of purchaser? Kanang Smart. Smart dishwashing liquid. Oh, so aman ang imong groceries, ang imong gift pack. Oh, dawata kining 1,000 pesos cash. Yay! Congratulations. Ato ikaduhang winner sa kang sa ACS Quarta Extravaganza. Pangalan ni mo, ma'am? Emilita Alejandro. Emilita Alejandro. Luya, man. Wa ka kape? Ha? Aw. Oh, sige. Unsa man ni? Pila ka mo kayong entry, ma'am? Daghan kayo? Agamayra. Ah, sige. Dawata kining 1,000 pesos ka sa ECS Quarta Extravaganza. Unsa may kastorya sa ECS o sa RMN? Buro mag promo kay. Oh. Nakadaog ko. Oh, sige, salamat po kayo. Mura mag usa ka gatos ray daog. Congratulations. Straight to the point kanina said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, said Panyawan Herbal Capsule with Garlic sa panahon karon. Bawal magkasakit paliguna ang inyong immune system panagang sakit labi na nga neta sa COVID-19 pandemic. Og sa said liniment minutos lang, wag tang gambin nga mga balatian sa lawas sama sa pamaol. Panuhot, sakit sa tiyan, labad sa ulo, haplasi, said Lelement Ginama, said Pharma, gipang apod-apod sa said marketing. Inyong Radyo Man, si Radyo Man Ramil Bangisa. Tatak Aremen, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Tatak Aremen.